2, 3, 1. Good day mga kapasmasters. Thank you so much sa 102 na followers ng Pats Technical Works. Ito na naman. Ang unit na ito, isang Whirlpool. Whirlpool na washing machine. Automatic washing machine. Yan. Ang problema nito itong mga masters is ang kan board main PCB. Nagpalit ako ng main PCB kasi kana nagmoist o nagmolds na yung kan silicone kaya di na kan. Direct to the point, defective ng main PCB kaya ito bago nito. Tapos pagganahin ko na sana pero defective yung gear papuntang mag-hold dito sa spin, may kalawang na siguro sa was, gumagana pero hindi gumagalaw yung kwan. Ito ganda, may kan ako, may scrap akong itinago yan. Tingnan natin, ikan ko na daw itapad, tingnan natin kung kagaya ba, baliktad. Okay, yan. The same na the same talaga mga kapatsmasters. Kaya ito, parang scrap ko na ito. Itatapon ko na sana. Ngayon, smart sila. Sa wear problem ito galing. Good ang kan ito gear. Tapos, okay daw. Yan ipalit natin. Okay na daw. Tapos ito mga kapatsmasters, nag-body repair ako. Yan, yung ginamit ko is ang paano ito? Aluminum sheets, tingnan nyo. Mataas ang kan ito. Sa loob ko ng kan. Tapos rivets, aluminum sheets, tapos karibits. Malaking trabaho ang ginawa namin dito. Yan. Oh. Sa mga may washing, especially sa inyo mga mama, huwag yung hayaang masira or magkalawangin yung washing. Palagi yung linisan or palayo sa tubig yung kan. Pagkatapos yung iwas or maglaba kayo, pupunasan nyo. Tapos yung iba talaga, may ibang washing talaga na naulanan at saka nainitan, hindi nila minamahal. Pero kapag masira yung washing, wala na, patay na, wala nang kan, wala nila balaba. Tapos dito mga kapatsmasters, ito ang ipakita ko sa inyo. Ito ang motor. Ang function ng motor, di ba? Magpagana ng kan. Dapat hindi niyo ikan i-overload kasi kapag ma-overload, pwede ito masira o masunog yung motor. Tapos dito, ito yung drain motor. Kapag to 20 volts ito, pwede ito i-direct niyo kapag tingnan niyo kung gumagana. Ang function nito sa drain motor, may wire ito or parang hook niya. Once na kan, kakapit ito tapos ganyan, open, yan. To 20 volts, pwede i-direct. Kung mag trouble kayo, dalawang wire naman ito, pwede nyo i-direct. Tapos, sa capacitor nito is ang, depende sa kan, ito 10 microfarad. Kung halimbawa, hindi na parang mahina yung kan, ikot ng motor ninyo, pwede nyo i-check ito, 10 microfarad. Actually, dalawang wire man ito, depende sa kan, design ng isang washing machine. Ito sa Whirlpool, dalawang wire, yellow at saka red. Pwede nyo i-check kung change value or weak na. Kaya isa yan sa dahilan kung mahina niyang ikot na inyong motor, mga kapasmasters. Tapos, dito. Ito yung water inlet valve. Dito papasok yung water. To 20 volts rin, pwede nyong i-direct ito. Kuha kayo ng socket terminal. O kung halimbawa hindi gumagana yung water inlet valve niyo, pwede nyong i-direct. Kuha kayo ng kan, tapos itukan nyo ng to 20. Ilagyan nyo ng kan dito, yung hose ng tubig niyo. Kapag gumana, it means may problema sa wiring. Sa wiring niyo or di gani, sa main PCB board. Tapos ito ang kan, ito ay yung
switch. Kapag gumagalaw or may defective ito yung ito yung door switch sensor, mga kapasmasters. Halimbawa, kung nakasalit ka sa range or spin, kung iikan mo, open mo yung door ng yung washing machine, ito yung magbibigay na i-cut off kasi door sensor, door sensor. Ito, door switch. Door switch ito, itong pinakita ko kanina. Ito magka-cut off kung i-open mo yung kuan, hindi gagana yung iyong washing machine kasi door switch. Yan lang mga kapasmasters, sana may makuha kayong kaunti kalaman. Tapos, tips ko lang pala sa mga mama na palaging naglalaba. Ito, anong dahilan bakit madaling makadumi? Ang gamitin yung mga mother, mga mama, yung lahat na naglaba, especially yung mga laundry, kung makita nyo yung video nito, mas maganda ang gamitin nyo na soap or sabon, yung liquid. Tips ha, galing ng Pats, ni Pats Technical Works. Ang maganda gamitin mga kapasmasters is liquid soap. Liquid soap. Para hindi madaling madumi. Dumihan or kumapit yung dumi dito sa tub niya. Kasi kapag powder or iba, wala nang kan, gamit pa sila ng bar, isa yan makakapit ng dumi mga kapasmasters. Tested ng Calworks kasi kami ang palaging nag-dismantle ng mga washing machine na ganito. Tapos i-clean namin kasi ang kan ito, pag-linis nito ng tab ng isang washing machine, automatic washing machine is ang charge namin nito is almost 2,000 mga kapasmasters. Hindi ko nalain kung kan para baka may mag-react. Kaya tapos yun na. Paano gamitin nyo ang liquid soap? Yan ang mabisa. Tapos huwag nyong halimbawa may mga basahan kayo na madumi, huwag nyong gamitin na ilagay dito sa iwas niyo sa inyong washing machine na automatic. Isa yan sa magbigay na madaling madumi or lumihan yung washing machine mga kapats masters. At last na tips mga kapats masters, last tips na bigay ng Pats Technical Works, halimbawa yung mga lower side ng inyong mga labahan, mas maganda basahin mo muna halimbawa ikuan mo sa lower side kasi isa yan sa mga madumi, yung mga pants at sa mga halimbawa kung gusto mong isama yung medyas, pasain mo muna ng water, parang waswasan ba? Waswas bago mo ilagay sa washing machine. Yan ang mga tips ng Pats Technical Works. Huwag kayong magtamad-tamad. Hindi nyo sundin yung tinuro ni Pats Technical Works. Sigurado magkapira ang mga technician. Diba, Dodong Jed? Okay. Tapos dito sa drain, kadalasan hindi niyo napupuna ang drain hose. Kadalasan kung halimbawa napunta sa kanal o yung may butas doon, dapat kapag tapos na kayo maglaba, ikunin niyo mga kapasmasters, tapos ikabit mo sa kilid ng kwan ng inyong washing. Huwag niyo hayaan na nakakwan sa butas o ano lagyan o nakakwan kabit sa kanal. Isa yan sa mga dahilan magbigay ng kalawang kasi ang hindi mo napansin yung amoy o yung init ng kanal o yung butas na nilagyan mo,